Eh, nakakuha na ako ng kwarto malapit sa inyo. Hoy, Payatot. Bakit nandito ka? Dinadala ko siya. Hindi pala. Teka, may papakita ko sa inyo. Si Chi, nabasa ko dito. Ang sabi diyan, magpapakasal na raw si Ching sa isang mayamad sikat na French. Tabiga! Aray! Nabigla si Teng Tang Ching sa hindi inaasahang marriage proposal. Pero sa huli, tinanggap din niya ang proposal ng boyfriend na Frances. Kakasal sila bago matapos ang taon. Dito pwede. Lay, alam mo na ba ang tungkol dito? Oo, alam ko. Narinig ko na yung balitang yan na nandun ako sa Paris. At baliwala lang sa'yo? Oo naman. Bahagi na siya ng nakaraan. Kaya pala napakalaki ng pinagbago niya. Umuwi siya rito para malimutan ng lugar na yon. Laro na tayo. Okay lang ako. Pumasok ka na. Sabi nang okay lang ako. Umalis ka na. Umiiyak ka ba? Huwag kang umiyak. Sinabi ko nang okay lang ako, di ba? Iwan mo na ako. Pinipilit ko nakalimutan ka. Pero hindi ko talaga magawa. Ikaw ang lagi kong iniisip. Bakit hindi ka masaya ngayon? Bakit hindi na lang ikaw ang minahal ko? Naomi, sir, sandali! Gusto ko magpaliwanag. Wala kang dapat ipaliwanag. Nakita ko lahat.
ginawa kong lahat para sa'yo. At ikaw, kaya ng dati sinaktan muli ang damdamin ko. Patawarin mo ako. Huwag mo akong hawakan! Isipin mong walang nangyari sa atin. Ang mabuti pa, huwag mo na akong kakausapin kahit kailan. Sadyang saktan ka. Hindi ko pinahalagahan ang pagmamahal na binigay mo sa akin. Alam mo, mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Naniniwala ako sa iyo na hindi mo ginawa yan. Paano na yan? Nanginginig ka? Oo. Ewan ko kung bakit. Huwag kang galala. Nandito ako. Napakalamig ng kamay ni Watchle. Hindi tulad ng mainit na kamay ni Dao Mingze. Pero, mas pinili ko ang kamay niya. Hindi ko na ulit makikita ang ngiti ni Dao Mingze. Nandito na ako. Chanchay! Nandito ka na pala! Naku! Nararamdaman ko sa katawan mo ang init ng sikat ng araw at ang gaspang ng buhangin! Siguro, napakaganda ng Okinawa! Sana magpakasalagad kayo ni Master Dao Mingze para makapunta na rin ako sa Okinawa! Ang sarap siguro maging Vienna niya! Chanchay! Inaaya ka na ba magpakasal ni Master Dao Mingze? Ano? Nagsiping na ba kayong dalawa? May nangyari na bang maganda? Ang ibig ko sabihin, yung mas matindi pa sa paghahalikan? O baka naman na masyal lang kayo sa tabing dagat? Ma, patawad, binigo ko kayo. Huh? Yung mga sinabi nyo, hindi na yun mangyayari. Pagod po ako, gusto ko na magpahinga. Sina Lei at Sanjay? Imposible yun! Alam naman natin si Chin ang mahal ni Lei. Pero ang sabi sa magazine na dala ni Xinghe, magpapakasal na si Chin sa isang mayamang pranses.
Kaya pala ang laki ng pinagbago ni Lay pagkagaling ng France. Dapat alam mo ang tungkol doon. Huwag mo akong sisihin, okay? Ang pinag-uusapan natin si Lay. Tumahimik na nga kayo. Binabalaan ko kayo. Huwag niyo na sila babanggitin. Asi, kalokohan naman yan. Hindi solusyon sa problema ang pag-iwas sa kanila. Pagpasok natin sa eskwelahan, makikita natin sila... Sabi na tama na! Alo! Ano ba? Asi, huminahon ka lang. Para tayong magkakapatid, huwag tayong mag-away.